Puntong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si Mandaluyong Mayor Benhur Abalos. Mayor Abalos, magandang hapon po sa inyo. Yes sir, sige, magandang hapon. Sana mga nagsin po, magandang hapon. Apo. Sa ngayon po ay kumusta o yung mga pamilya na nabiktima po ng sunog? Meron po kaming mga apat na evacuation center na in-identify po sa mga eskwelahan ng papel sa Abis. Meron din po kami dito sa Hagin Pag-asa. No? Doon po sa mga basketball court, no? May mga doktor na kami na may mga pagkain mamayang gabi. Alam mo, TV, ito na siguro pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Mandaluyong. No? At yung bandang Martinez, yung kanina, galing na ako ngayon doon, ang ginawa namin ay nag-iba kami ng bahay. Kasi kung hindi kami mag-iba yung hangin, no? Kung saan kasi yung hangin, kung diretso yung apoy eh. So, siguro mga tatlong bahay ang pinag-iba namin. Nagpapasalamat ako sa mga tao nung iniba, ayun, natapos yung tulog na bandang hati ng pag-asa, no? At saka, of course, sa mga nagpunta rito, mga bombero all over Metro Manila, sa Air Force po yung padala po ng yung helicopter, ang laking tulong po talaga at maraming salamat. Opo, yun sa video na pinapakita namin, Mayor, ay sa laki ng area na nasusunog, kahit yung helicopter, eh, talagang parang nagmistulang ko konti yung tubig na dala-dala po nila. Totoo po yun. Pero may mga iskinita po rito na hindi kayang kayang pasukin ng mga bombero. Kaya ito lang maliit nga siya, pero pagdating sa baba ay napakalaki. Lesson to ito, Jiggy, no? Yung kanina, nung parating ang sunog, giniba nila yung mga bahay sa bubong. Kasi alam mo, basta pala pag ano ka ng tubig, puputa lang sa bubong, na mabali wala tubig. Pero kung gigibain mo yung bubong, gibain mo yung ano, through and through yung tubig. Kaya yung ibang lugar sa mga periphery, sa mga border ay namatay, no? Kaya yung mga tao ang laking bagay na nagkatulungan po siya. Opo, at yun nga pong komunidad niyan, yung Addition Hills, napakalaking komunidad na niyan eh. So, sa ngayon ho ay paano po ito? Pansamantala, LGU muna ang sasagot sa pagkain, at least yung hapunan po ng mga biktima, ganun po ba? Yes, nagpapaayos na po kami ng pagkain na hapunan po nila. No? Siguro, kung di ako magkakamali, lalagpas to ng halos 500 o 800 pamilya ito, no? Sabi ko nga, Jiggy, ito na pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Mandaluyong, no? Kung kaya sa mga nakikinig po, yung mga gustong tumulong, no? Dahil sa sheer volume ng mga nasunog na bahay po at mga pamilya po rito, no? Baka pwede makatulong na rin po, no? Dahil talaga magugulat kayo sa area, yung kanina mga pamatay sunog, talagang halos hirap na hirap dahil bumalo pa yung malakas na hangin, no? Kaya nga sa pagkayaring ito, pagmamalis naman ang aming lungsod, may mga doktor naman kami, andyan na po yung evacuation center, handa na. Pero hindi natin masabi sa mga susunod na araw, wala rin po kami mga papakainin, no? Kaya any donation, no, malaking bagay sa amin. Apo. Mayor, sa ngayon po ba may mga update na po sa reports ng mga nasaktan dito po sa sunog? Well, so far, ang nakarating sa akin, wala pa lamang fatality. May mga slight burns, no? May mga konting injury. Ang balita ko, nagsimula daw ito sa Block 22 sa isang faulty electrical wiring, no? Doon na nagsimula ito at agad na kumalat ng mabilis, no? Yung pala ang aming naulat. Pero yung mga pamilya, yung number ng renters, sellers, ng homeowners ay aming pang pinapalista. May mga social worker kami ngayon na nasa evacuation center. Apo, bilang panguli, Mayor, ano po, mabuti ho na makapanawagan po ulit kayo sa mga nais magpahatid po ng tulong. Sa mga nakikinig po, no, ito na po yata ang pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Mandaluyong. Ang aming pong resources ay aaminin ko na po, no, dahil sa yung volume ng napinsalang mga bahay at apekto ang mga pamilya, baka mahirapan po kami, no, at maraming mga batang
apektado, no? Kung any form of donation o tulong, pagkain man na ipapadala niyo ay malaking bagay po sa mga lasingan. Pagkoconcentrate po kami ngayon dahil nagpapasko kung paano ma-rebuild ang bahay nila, no? Kaya nga, kung maaari lang po, no? Kung meron po kayong konti o may maibibigay, no? I-direct nyo na po sa mga tao. May mga i-propose po kami mga evacuation areas sa mga eskwelahan po, yung Pabelya, yung Abis, basketball court po sa Panatag, no? Hardin ng Pag-asa. Just go to these areas or if you want, punta po kayo sa City Hall, i-direct po namin kayo para direct na po kayo magbigay sa mga tao. Maraming maraming salamat. Salamat po sa pagkakataon si Mayor Benner Abalos ng Mandaluyong. Salamat po.